Hello mga kapeps, magandang araw po sa ating lahat. So sa ngayon sa video to, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagtatanim ng kamatis. So ano nga ba ang mga tips at techniques para magkaroon po tayo ng mataba at maraming mga bunga po sa ating mga kamatis? So unang gawin natin mga kapips, so kumuha po tayo ng kamatis or makabili tayo ng kamatis. Sa isang kamatis, maraming buto niyan. So pwede natin yan itanim. So kumuha lang tayo ng mga matatabang lupa. So yan natin gagamitin natin, din diligan natin ng tubig. After a week, so kapag nakita natin na medyo malaki na sila, so pwede na natin itong ilipat sa taniman. So makikita mo yung tanim ko mga kapips. So nilipat ko po sa gilid lang ng aming bahay. Kikita natin na matataba po sila. So maganda po ang kanila natindig po mga kapips. So tingnan natin. Tapusin ninyo itong video to mga kapips, dahil isi-share ko po sa inyo kung ano ba yung techniques na in-apply ko para magkaroon po tayo ng matataba na kamatis at magkaroon po tayo ng maraming bunga po. So kapag nagustuhan mo tong video to, so huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa YouTube channel ko mga kapips. At huwag mong kalimutan na pindutin yung notification bell dyan sa ibaba para maging updated ka kapag meron tayong mga bagong videos na i-upload mga kapips. Yung una-una natin mga kapips na gawin, kapag medyo malalaki na yung mga kamatis natin, so, number one tips ko para magkaroon po tayo ng maraming sanga, kapag maraming sanga, may posibilidad na magkaroon po tayo ng maraming bunga po. Ganyan po ang ginawa ko. So, nag-trim po tayo. Makikita natin dyan. Nag-trim po tayo sa dulo. Kapag maraming sanga po, so may posibilidad na marami pong tutubo doon. May mamumulaklak doon at maging bunga na din. So, makikita mo naman sa tanim. So, madami siyang bunga dahil marami pong sanga. Kita natin mga kapips na malulusog po sila. Matataba. So, bisayang kamatis po ito kaya medyo maliit po na kamatis sila. So nasa gilid lang ito ng aming bahay mga kapips. Makikita natin mga kapips, napaka-green po ng kanilang mga dahon po mga kapips. So ibig sabihin maganda po ang resulta. So makikita natin maraming bunga mga kapips. So hanggang sa ibaba mga kapips. So napakadali lang pong magtanim ng kamatis po mga kapips kahit wala po tayong malaking space po. So pwede tayong magtanim sa mga pot po natin, bumili po tayo. Or kapag mayroon kayong konting space dyan sa inyong lugar. So yan po ang maliit kong garden sa aming bahay. So makikita din ninyo mga kapips na nililinisan ko yung sa ibaba ng kanilang puno mga kapips. So makikita natin na wala pong mga sanga sa ilalim para pumunta po yung mga nutrients sa ibaba mga kapips. Meron akong nilagay sa kanilang puno yung mga abo mga kapips. So itry nyo gumamit ng abo mga kapips. So napaka-effective po niyan para sa ating mga halaman. Nagbibigay po sila ng taba sa ating mga halaman at mga vitamins po mga kapips. So makikita natin naman yung resulta. So, wala pong commercial na ginamit ko dito mga kapips. So natural lang po ito. Very organic po mga kapips. So napaka healthy po. So napakaganda po talaga kapag tayo po yung tumatanim sa ating mga halaman. Dahil alam po natin na wala pong mga chemical pong nilapat natin dyan. So makikita natin mga kapips. Nagsimula na silang mahinog. So, kapag nakikita ninyo mga kapips na nabibigatan na din sila sa kanilang bunga, pwedeng-pwede ninyong lagyan ng nylon or mga lubid ba para hindi po matumba. Kasi dito sa akin, hindi ko nalagyan kaya na tumba yung mga kamatis ko na nabibigatan po sila. Kaya yung ibang bunga ay napunta na sa ibaba ng lupa. So yun lang po mga kapips ang techniques na ginawa ko. So mag-trim tayo sa dulo para maraming sanga na lalabas doon sa ilalim at magkaroon ito ng maraming bulaklak at bunga. So wag lang niyong kalimutan na
magbisbis ng tubig sa kanila mga kapips. Lalong-lalo na po kapag medyo mainit po talaga sa ating lugar. So, mas maganda na at least 3 times a day po tayo maglagay ng tubig sa kanila. So, ganyan na po mga kapips at sana po ay nag-enjoy kayo sa videong ito at sana po ay meron kayong konting natutunan sa videong itong ginawa ko para sa inyo mga kapips. So, hanggang sa susunod na mga video mga kapips. So, kapag nagustuhan ninyo itong videong to, pwede bang huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa YouTube channel ko at pindutin na din yung notification bell dyan sa ibaba para maging updated ka kapag meron po tayong mga bagong videos na i-upload mga kapips. So, maraming salamat po mga kapips. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Bye-bye!